Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello guys! Good evening! So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapangilabot sa ating lahat. So as you can probably tell, medyo nagbago ng kaunti itong lighting natin. It's because it's December 1. Okay, so Merry Christmas and advance Happy New Year. Okay, na malapit na ang Pasko. So medyo nagumawa ako ng paraan para maging medyo mas Christmassy yung feeling. However, ito ang naging dating, medyo parang Halloween pa rin ang dating. So, kung di ako nababalot sa kadiliman, ngayon naman nababalot ako ng pulang liwanag na parang dugo. Okay, so hindi ko alam kung bakit ganyan. Pink naman yung Christmas lights na nilagay ko dyan sa likod ko. Pero ang nangyayari kasi parang naging parang kulay, parang winash out niya lahat ng naging kulay pula tuloy. Which is okay naman. I think it's nice naman since parang creepy pa rin yung dating na yun naman talaga ano ng channel natin, medyo kabay pagka-creepy, diba? Okay, so ayun nga guys, so before anything else, gusto ko lang din sana magpasalamat sa inyo kasi naka-reach na tayo ng 2,000 subscribers. Okay, maraming salamat talaga sa inyo, sa lahat ng mga sumusuporta ng channel natin, sa mga nag-share, nag-inganyo sa mga kaibigan, kamag-anak, at saka loved ones nila na mag-like or tsaka mag-subscribe dito sa channel. Okay, so maraming salamat po talaga sa inyo. So yung mga OG ko na mga subscribers, mga friends, sila No Name Girl, sila April, si Evelyn Pahinago, si Neil Brian Fugen. Ayun, so maraming salamat sa inyo. Kay Weng, doon kay Melody Dingding, thank you talaga sa inyong lahat. So mula noon una hanggang ngayon talagang kasama ko kayo maraming salamat talaga sa lahat ng suporta niyo. Hindi ko maabot kung anong naabot ko ngayon kung hindi dahil nga sa inyo, so thank you talaga sa inyo. And yun sa mga bago ko rin mga subscribers, malaking bagay din kayo dahil kundi dahil sa inyo hindi ko rin talaga ito ma-reach, dahil nga sa mga views ninyo, sa mga comments and then sa mga pag-share. So siguro napansin ng YouTube, kaya siguro mas palalo pa niyang sinasuggest tong channel natin. Kaya dumadami tayo ng dumadami. Ayun ang parang theory ako kung bakit parang biglang dumami yung mga subscribers natin all of a sudden. Okay. So thank you talaga. So makakaasa kayo na papatuloy ko pa rin na gagawin yung mga videos araw-araw hanggat maaari para sa ikasisiyan yung lahat. Okay. So lalo na ngayon, Christmas is a season of giving. So yun. I'll continue to give para maging masaya kayo, para magkaroon kayo ng konting kilabot sa mga buhay ninyo. Okay, tama ba yun? Christmas nagbibigay ng kilabot, pero ganun talaga yung channel natin, diba? So more on sa pangingilabot ang ating parang forte. Okay, so huwag na tayo masyado magpaligoy-ligoy pa. So mayroon akong tatlong kwento na ibabahagi ngayon sa inyo. Okay, so galing ito para pa rin, galing pa rin itong mga kwentong ito sa mga subscribers nitong channel sa inyo. So makikilala ng mga tao nagpadala dito yung mga kwento nila. So yun, maraming salamat sa mga nag-share. By the way, ayan yung naka-flash ngayon sa screen, yung email address natin para sa channel. So dito nyo ipadala please yung mga kwento ninyo kung gusto ninyo mag-share ng story. So sa dollsandspooks@gmail.com. Paki-indicate na lang po dun sa email niyo kung gusto niyo pong gumamit na lang po ng different name o ayaw niyo magpakilala or what, para alam ko po kung gusto niyo magpa-credit. So I'll credit you syempre. Okay, wag na po natin masyado patagalin ang intro na since napakahaba na. Please sit back, relax and enjoy. Ito po ang aking true story na kahit kailan hinding-hindi ko makakalimutan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Corporal. 6 na taon ako sa service sa hanay ng Philippine Army. Isa ako sa mga miyembro ng Special Forces Airborne Unit. Nasanay ako sa mga delikadong misyon na binibigay sa amin. Yung huling misyon ko na ginawa bago ako mag-resign
Yun ang hinding-hindi ko makakalimutan. April 3, 2014. Inilabas ang mission order namin sa aming unit. Sabi ng Intel Division, may isang lugar daw sa parting Visayas ang pinaghihinalaan nilang kuta ng mga rebelde. Ang nasabing lugar ay matatagpuan sa isang remote area at mismong mga taga doon ay nagareklamo dahil meron silang narinig na ingay gabi-gabi na para bang laging may pagtitipon. Kaya nung nagbriefing kami ng aming captain officer, sinabi niya sa amin na ang mission na ito ay surveillance mission. Gusto namin matiyak kung ano ang meron sa lugar na yon. Kaya do what it takes. Take a picture for the evidence and then get out as soon as possible. Is that clear? Sabay naman kami nagsabi ng yes sir. Sabay alis sa aming headquarters. 1 AM, April 3, 2014. Nasa C-130 military airplane na kami ng unit ko. At magja-jump kami sa aircraft na hindi naman sa amin bago dahil yun ang training namin. Pumagsak kami sa mga ipalayan at habang nagpa-pack up kami ng mga parachutes namin, mga 300 meters lang ang layo ay may nakita na kaming ilaw at sabi sa mission namin ay doon mismo kami pupunta. Pagkatapos nun ay pinuntahan na agad namin yung lugar ng nakadapa. Nagbabakasakali na mayroong rebelde sa area. Nang makapunta na kami palapit sa area na yon, pinasilip ko muna sa aming sniper kung anong meron sa area. Ang sagot niya lang, walang clear vision sir. At nagpasya na ako na mag-move kasama ng aking team upang makita ng malapitan ang area. Biglang nag-radio sa akin ang sniper. Sabi niya sa akin, sir, naniniwala ka ba sa aswang? Napaisip ako ng konti at kinabahan. Sumagot ako ng, Corporal, wala akong panahon makipagbiroan sa'yo. Alalahanin mo ang training at mission mo. At sumagot naman siya ng, affirmative sir. At nagpatuloy kami ng unit ko na umabante sa location. At nag-radio ulit ang sniper man namin. Sir, pumunta ka dito sir, kailangan mo ito makita. Damang-dama ko ang kaba niya habang nagsasalita. At ngayon ko palang narinig ang boses niya na ganun sa dinami-dami ng misyon na ginawa na namin. At pagkatapos ng radio niya, agad-agad akong bumalik sa posisyon ng sniper man at nag-radio na rin ako sa unit na mauna na sila at hahabol ako. Nang mapuntahan ko ulit ang posisyon ng sniper man namin, agad-agad niyang sinabi sa akin na, Sir, ito po yung scope. Tingnan nyo, puno na yun malapit sa may ilaw. Nang makita ko, agad akong napamura sa nasaksihan ko. Ang daming tao sa lugar na yun, para silang nagbo-bonfire sa malaking apoy. At sa gitna ng apoy, meron isang tao na nakatuhog sa malaking kawayan. Kinakain nila yung tao ng paunti-unti, habang buhay pa yung kinakain nila. Agad ako nag-radio na sa umabanti kong unit na meron tao doon na kailangan natin siyang iligtas at nakatali yung tao sa kawayan. Hindi ko na inisip ang mission namin dahil meron ng buhay na mawawala at di rin kaya ng konsensya ko na tingnan na lang ang tao na yun. Makalipas ang 5 minuto, natunto ng unit ko ang lugar at pinasok na nila at kami ng sniper man ay umabanti na rin. Di pa kami nakakalapit, nakarinig na kami ng putok ng baril. Agad-agad kaming tumakbo papunta sa lugar na yon. Nang napasok na namin ang lugar, biglang may malakas na hangin na sumalubong sa amin. Alam ko at alam ng sniper man na kasama ko na ibang klaseng hangin yon. Pero binaliwala na lang namin kasi ang iniisip namin dalawa ay yung mga kasamahan namin. Nang biglang may tumayo sa harap namin at umakmang susugurin ang direksyon na kinaroroonan namin. Agad namin itong pinaputukan ng usa ulo, balikat, puso.
pero hindi siya matumba-tumba. Nung makalapit na siya sa amin, agad niyang sinakmal ang kasama ko. Kinagat niya sa leeg at bigla niyang dinukot ang puso ng aking kasama. Makailang beses ko na tinamaan siya sa ulo, pero hindi pa rin natutumba ang tao na yun. Agad akong dumistansya na kaunti at naisipan ko na tapunan na lang ng granada ang taong yun. At nang sumabog ang tinapong kong granada, nakita ko na watak-watak ang katawan ng sniper man ko at pati na rin yung taong sumugod sa amin. Nilapitan ko ang katawan ng sumugod sa amin at napansin ko na may kakaiba sa lalaking yun. Dahil yung ngipin niya ay may sa aso at ang pula ng mga mata niya. Di nagtagal, biglang nagradyo ang unit ko. Sabi nila, "Sir! Sir, tulong! Ilang beses na namin binabalil ang mga taong to, hindi pa rin namamatay. Tatlo nang nalaga sa amin, dalawa na lang kami ang natira. Sugatan pa po yung isa." Sinabi ko agad na, "Asan ba kayo?" Sabi naman niya, "Sir, nagtago po kami sa ilalim ng mga dahon. Puntahan niyo na po kami dito. Ito po yung location namin." At agad-agad akong pumunta sa kanila. Nang mahanap ko na ang natira kong unit, agad nilang sinabi sa akin na, "Sir, hindi tao yung mga yun. May sa demonyo ata sila, sir. Hindi sila tinatabla ng bala." Agad ko na sinabi na, "Atras muna tayo. Report natin to sa HQ kung anong nangyayari dito." Nang makalayo na kami sa lugar na yun, agad-agad akong tumawag ng chopper na mag-evacuate sa amin. Nang makabalik kami sa kampo, agad namin dinala sa ospital ang isa naming kasamahan at nag-report agad kami sa aming captain officer kung ano ang nangyari sa lugar. Nung una, hindi siya niniwala sa kwento namin, pero meron kaming video clip na naipakita sa kanya. Mga ilang araw ang lumipas, sinarado nila ang misyon at ang anim kong kasamahan na namatay ay inilibing sa libingan ng mga bayani. At yung sugatan naming kasama, nabuhay naman siya kaso nag-resign na rin sa serbisyo, pareho ko matapos ang misyon na yun. At ang isa naman na kasama namin ay nanatili pa rin sa serbisyo pero drill instructor na lang siya. Ako naman makalipas ang ilang buwan, nag-abroad na lang at yun na ang ginagawin. Ako naman makalipas ang ilang buwan, nag-abroad na lang at yun na lang ang ginawa kong trabaho. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa abroad, nagkatrabaho para sa pamilya ko. Salamat po sa pakikinig ng kwento ko na kahit kailan, hindi ko makakalimutan. Hi Clark, ako nga po pala si Lay. Gusto ko po i-share sa inyo ang ilan sa mga na-experience ko. Matagal ko na din pinag-iisipan kung magsusulat ako sa inyo kasi every time na magkukwento ako sa aking mga kaibigan, pinagtatawanan lang nila ako at iniisip nila na baka nababaliw lang ako. Ito ang kwento ko tungkol sa bantay kong engkanto. Sabi ng aking mga magulang, bata pa lang ako, nakakakitaan na nila ako na may galaro ako kahit wala naman akong kasama. At minsan, nakikita lang nila ako na tawa ng tawa at tuwang-tuwa, kahit na wala naman silang nakikita na katabi ko. At eto na nga po, nung nasa elementary na ako, mga grade 3, lagi kong napapansin na meron isang imahe ng bata na sobrang itim na lagi nakasunod sa akin, pero hindi ko nilang to binibigay ng masyadong pansin. Nung college na ako, doon ko na siya nakita na maging active, lalo na kapag may mangyayaring masama sa akin. Katulad nung pauwi ako galing sa school, sumakay ako ng jeep at dahil yung bahay ko ay ang pinakahuling bababaan o hihituan ng jeep, madalas ako nakapwesto sa may pinto para maisandal ko yung ulo ko sa gilid at makaidlip na kahit kaunti. Kaso, nakita ko yung bantay ko na nakapwesto sa may pintuan at nakaramdam ako ng kilabot.
Hindi ko alam kung bakit ako nangilabot at bakit ako natakot ng ganun. Sa loob-loob ko, lagi ko naman ito nakikita. Bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganong klaseng takot? Ang ginawa ko, lumipat ako ng pwesto sa may tabi ng driver para medyo malayo sa pwesto kung saan ko siya nakita. At ilang minuto lang ang nakalipas, biglang may bumangga na truck sa pwesto ko kanina. Napaisip ako ng mga oras na yon na kung hindi nagpakita yung bantay ko, malamang nasaktan na ako. At kung matatanong nyo kung ano ang nangyari sa mga kasabay ko sa jeep, huwag kayong mag-alala dahil wala naman ang saktan. Dahil nga yung bahay namin ang pinakambadulo na bababaan ng jeep, ako na lang yung sakay ng mga oras na yun. At eto pa nga, yung isang hindi ko makakalimutan. Noong bagyong ugnoy, nasa dorm ako, nanonood lang ng TV. Hindi na ako nakauwi dahil sa sobrang lakas ng ulan at binabaha na yung dadaanan pa uwi sa amin. Habang nanonood ako ng TV, may narinig ako na tubig na umaagos sa loob ng banyo. Sabi ko sa sarili ko, baka may nakabukas na gripo ng tubig. Tumayo ako para i-check. Pagtayo ko, nabigla ako kasi yung tubig baha pala nakapasok na sa kwarto ko at hanggang sa taas na lang bukong-bukong ko. Nagmadali ako para ilagay sa double deck na higaan ang mga libro, damit, bag at ipapang gamit ko. Tapos bigla na naman akong kinilabutan at kinabahan. Hindi ko naman ito masyado pinansin dahil nga inuuna ko ayusin yung mga gamit ko para hindi mabasa ng baha. Yumuko ako sa ilalim ng kama para i-check kung meron pa ako naiwan na gamit. Tabigla ako nung makita ko sa ilalim ng kama yung paa ng bantay ko. Napatayo ako at nagulat. Ang nasa isip ko noon, ano kayang kailangan niya at bakit siya nagpakita ngayon? Nakita ko dun sa bandang paanan niya na andoon yung extension wire na nakababad sa tubig at napatingin ako sa TV at ito'y umaandar pa. Napatalon ako ng di oras sa taas ng kama sa takot na makuryente at pinatay ko yung general switch at binunot yung extension wire. Napaisip ako noon, dapat unang tapak ko ba lang sa tubig ay nakuryente na dapat ako. Nasabi ko na lang sa sarili ko, thank God at dun sa bantay ko. Lumipat ako ng dorm pagkatapos ng insidenteng yun. Natakot na ako na maulit-ulit yun. Ito ang pinakahuli kong experience. Nakasali ako sa multi-level marketing or kilala natin bilang networking. Late na lagi ako nakakauwi ng dorm, mga around 2 to 3 a.m. na ako nakakadating ng bahay. Bigla ako nag-crave ng hot chocolate. Nagpainit ako ng tubig sa electric kettle para magtimpla ng Milo. Habang naghihintay ako na kumulo yung tubig, humiga muna ako sa sala at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Bigla akong binangungot dahil nakita ko yung bantay ko na nakatayo sa aking panaginip at sa may likuran niya ay may nasusunog. Bigla akong nagising at nakita ko yung electric kettle na nasusunog na at umakyat na ang sunog sa kortina. Binunot ko sa saksakan yung kettle at pinuhusan ko ng tubig yung kortina. Sobrang nagpapasalamat ako kay God sa paggabay niya at sa bantay ko na din na lagi kong kasama. Sa totoo lang, habang sinusulat ko nga ito, ay nasa tabi ko siya at nakatingin sa akin. Sa susunod naman, ikukwento ko pa yung iba kong karanasan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Masaya lang ako na ma-share ko to sa inyo. Maraming salamat ulit, Clark, sa mga kwento mo na binabahagi sa amin araw-araw. Binabati ko ang lahat ng mga OFW ng South Korea at iba pang bansa. Hanggang sa muli po ang ating kwentuhan. Hello, Clark. May share lang po ako tungkol sa nakaranasan ng aking mama. Mahilig po ako sa mga nakakatakot na kwento, kaya nagawa kong pilitin si Mama na mag-share sa akin tungkol sa mga naging experience niya.
Pero sabi niya, wag ko na daw sabihin kahit kanino, kaya itago niyo na lang ako sa pangalang Isay. Taga Mindanao po kami, pero nasa Imus, Cavite ako ngayon nagkatrabaho. Base sa kwento ng mama ko, bata pa siya noon, mga 13 years old, noon nakaranas siya ng sobrang nakakatakot. Nakatira sila mama noon sa magubat na lugar, para na siyang bundok. Isang gabi, nung pauwi sila ng mama kasama yung lolo at lola ko, may nasalubong silang isang napakalaking itim na aso. Sabay-sabay silang natigilan sa paglalakad. Manggagamot ang apapa ng mama ko, kaya sinabi niya kay mama at lola na huwag kayong gagalaw. Umupo silang tatlo kahit na umiyak na yung mama ko sa takot dahil first time niyang makakita ng ganong klaseng hayop. Nung nakaupo na sila, may dinukot yung lolo ko sa kanyang bulsa. Isa itong papel at may sinasabi siya na parang orasyon na hindi naman maintindihan ng mama ko kung anong klaseng lingwahe yun. Pagkatapos nun, biglang nawala yung aso. Pangalawang pangyayari, tuloy-tuloy silang naglalakad hanggang sa may napansin silang tatlo na maliwanag sa hindi kalayuan. Hanggang sa palapit ng palapit na sila sa liwanag, nagulat silang tatlo dahil isang kabaong ang tumambad sa kanilang harapan. Napaiyak na naman yung mama ko sa takot. Wala naman nangyari sa kanilang masama dahil may orasyon na namang sinambit yung lolo ko kaya nawala rin ito bigla. Pangatlong pangyayari, tuloy-tuloy na sila sa paglalakad hanggang sa nakarating na sila sa sementeryo. May madadaanan kasi silang sementeryo bago makarating sa kanilang bahay. Nagulat na naman silang tatlo nung may nakita silang lalaking napakatangkad. Mapayat pero nakaupo ito sa lupa at tabi ng isang hukay na lupa. Dahil sa matangkad ito, lampas ulo ang kanyang tuhod. Sabi ni lolo kay mama at lola, huwag silang gagalaw. Kumuha ng tuyong dahon ng nyog yung lolo ko at posporo. Tapos sinindihan ng lolo ko yung tuyong dahon kaya naging maliwanag ang kanilang paligid. Nag-orasyon ulit ang aking lolo, tapos bigla na lang nawala yung matangkad na lalaki. Tinanong ng mama ko yung papa niya kung ano yun. Sagot ng papa niya, yun daw yung bantayin sa sementeryo at yun din ang kumakain ng mga lamang loob ng mga bagong libing. Mukhang mahaba na po yung nasabi ko. Actually, meron pa po akong ibang ikukwento, pero next time na lang po at tungkol po yun sa aswang. Salamat sa pagbasa, Clark. If matanggat mo man itong email ko sa'yo, hanggang dito na lang. God bless. Alright, so yun yung mga kwentong napili kong ibahagi sa inyo. Yung mission, yung tungkol doon sa bantay niyang inkanto at tungkol doon sa mga experiences ng nanay niya, nung nanay nung sender. Okay, so simulan na muna natin doon sa pinakaunang story tungkol doon sa tungkol nga doon sa parang mission na it turns out akala nila ordinary yung mission lang to na magsusurveillance lang sila. Hindi nila akalain na meron palang nakakapangilabot na nangyayari doon sa lugar na yon. So, ang nangyari dito pala, so yung mayroon nagreklamo na may maingay daw doon sa lugar na yon, palagi parang may parang party, ganyan. Akala nila rebelde. Tapos nung pagpunta nila doon, hindi naman nila inaasahan na ang makikita pa nila hindi rebelde, kundi mga aswang. And then itong mga aswang na to is parang hindi lang pangkaraniwang aswang dahil hindi sila tinatabla ng bala. And then nakakapangilabot kasi parang nakita nila na parang meron doon tao na nakatali. Parang nakatuhog daw eh. Pero sabi daw nila buhay pa. So kung nakatuhog talaga yun, as in parang sa lechon, I doubt mabubuhay pa yun. Okay, siguro parang nakatali lang sa kawayan, and then iniunti-unti siyang kainin. Parang doon ako kinikilabutan kasi ano yung patayin ka na lang nabigla, diba? Pero yung tipong pahihirapan ka pa yung parang buhay ka tapos kinakain ka ng unti-unti. Mas nakakapangilabot yung para sa akin, siguro kinakain yung kamay niya, kukunin yung tenga niya, yung kunin yung ilong niya, ganyan.
Ganun ang gagawin sa kanya hanggang sa mamatay na lang talaga siya. Siguro pag naubusan siya ng dugo or talaga makain niya yung buong katawan niya. Ayun. So, sobrang creepy talaga yun ang nangyari. At hindi ko sila masisisi kung bakit sila nag-quit dun sa job nila. Dahil napaka-traumatic naman talaga nun. So, nandun na tayo. Traumatic talaga yung pagiging sundalo. Pag makikipaglabang ka, makakakita ka ng karahasan and all. Pero iba klase ito. Hindi lang ito basta-basta karahasan. Kung hindi talaga para may kinalaman na sa supernatural, sa paranormal. And then, hindi lang basta-basta supernatural. Kundi yung nakakapangilabot na kind. Ayun. So, mabuti na lang nakaligtas itong sender. Kasi kung hindi, hindi natin malalaman yung tungkol sa kwento niya. Curious ako, sana nakakakuha siya ng kopya noong video na nakuha nila. Okay, so I'm sure syempre hindi nila yung papalabas kung binigay nila dun sa mga commanders nila, dun sa mga boss nila. Since medyo classified yung ganung klaseng information. Pero sana nakakuha siya ng copy and then sana na-leak out yun sa public. And then para maging mas aware yung mga tao na meron talaga mga ganun, na mga aswang ganyan. Kasi yung iba talaga hindi niniwala. Maniniwala lang sila kapag nakita na nila, which is sometimes too late na kasi malamang hindi ka nila hahayaang mabuhay, papatayin ka nila, kakainin ka nila. Ayun, so yun lang masasabi ko tungkol sa bagay na yun. So thank you na lang kay God, talaga nakaligtas itong sender na to at may nakaligtas din naman, hindi naman sila lahat namatay. Okay, dun sa second naman na story tungkol sa bantay niyang engkanto. Oh my God, so actually, nung una parang kinikilabutan ako kasi taong itim na naman. So, para sa akin kasi pinaka nakakatakot yung ganun, yung taong puro itim lang na makikita mo. Parang taong anino. Pero, itong taong, itong engkantong ito, for some reason, ay binabantayan talaga siya. Siguro yun yung kaibigan niya nung bata pa. And then, hindi natin alam kung may gusto ba to sa kanya or baka talaga naman protective lang sa friend niya. Kaya siya tinutulungan. Pero still, hindi naman talaga natin mai-deny na talaga nakakatulong itong engkanto ito sa kanya. Dahil kung hindi dahil doon, malamang nasawi na siya. Kasi diba yung una, yung nasa jeep siya. So, na-aksidente yung jeep. And then kung hindi siya pinaalis ng engkanto doon sa upuan na yun, malamang nasaktan siya o kaya pa siyang namatay or whatever. Then yung second naman, yun nga yung tawag nito. Ayun nga yung barang nanonood siya ng TV and then yung pala bumabahana, hindi niya namalayan na bumabahana pala. So muntik na siyang mamatay din doon kasi nung tumapak siya sa tubig, nakuryente siya. O makapwede siyang makuryente, I mean. Okay, pero for some reason niligtas siya ng engkanto. Although syempre hindi naman din masasabi na puro yung engkanto lang talagang gumagawa. Maaring nagbibigay lang ng warning yun, pero si God talaga yung tumutulong sa kanya para hindi siya mapahamak ganyan. Pero still hindi pa rin natin talaga madi-deny na may tinulong yung engkanto doon. So, ako naman, kung may ganun akong klaseng kaibigan na talagang tumutulong sa akin, okay lang, kahit medyo nakakatakot ang itsura niya. Pero at least, di ba, tumutulong naman. Hindi ka naman daw niya talagang tipong may ginagawa lang siya para mapahama ka lalo or what. Tumutulong siya para hindi ka mapahamak. Doon naman sa third story, okay, so mabuti na lang talaga kasama niya yung mga magulang niya kasi kung mag-isa lang siya, baka mabaliw-baliw siya. Okay, so pinaka na kayo nalabutan ako dun sa last na elemento na nakita nila, yung nagbabantay daw dun sa cemeteryo. Buti sana ako nagbabantay lang eh. So sabi ko, oh, okay, good, may nagbabantay. Yung pala siya, kumakain pa pala siya ng mga laman loob ng mga bagong, ang tawag nito, bagong libing. Although hindi, nagtataka naman ako, bakit may laman loob? Diba usually kapag nililibing ka o tinatanggal yung laman loob, unless ito yung mga tipong hindi na nila pinapaimbalsa mo, nililibing na nila kaagad kasama yung mga internal organs. Hindi ko alam, may ganun pa ba actually? Kasi alam ko nung sinaunang panahon, siguro sa mga masyadong liblib na pook, ganun yung ginagawa nila. Pero nowadays, may ganun pa ba? Well, baka naman napakatagal na nito nangyari. Okay, so siguro, or dala na rin siguro ng kahirapan ng buhay, wala silang papaimbalsa mo. So imbis na magumasos sila doon, ililibing na lang nila kaagad. Para bakit pa nga ba't patatagalin mo pa talaga yung katawan sa inyo unless wala naman kung wala naman kayong kunyari na inihintay na makikilamay ganun. Kasi usually ganun lang naman kung bakit matagal yung lamay kasi may hinihintay na kamag-anak na para makita sa huling sandali yung bangkay nung namatay o baka naman talagang wala silang pampalibing kaya medyo matagal.
So either of the two, usually yun lang naman yung mga reasons kung bakit nagtatagal yung lamay. Kung siguro kung wala naman ang humihintay, then siguro may pera naman sila pampalibing, hindi nga lang ganun karami kasi nagtitipid sila. So muti pa nga, ilibing na nga lang nila, kaya wag na nila ipa-imbalsa mo. Pero yun nga, so may nakabantay pala. Meron naghihintay na may magumawa ng ganun para may makain yung laman loob. So nakakapangilabot naman yun. Anyway, so ayun lang. Thank you so much sa lahat ng mga nagpadala ng mga kwento nila. Sana wag kayong magsawang magpadala ng mga kwento ninyo. Umasa pa rin ako na marami pa magpapadala sa amin, sa akin, ng mga interesting na stories para ma-share sa iba. Thank you talaga sa inyo. At ayun, so thank you ulit at nakaabot na tayo ng 2,000. Sana hindi lang dito magtapos. Sana lalo pa tayong mag-grow. Ang pinaka-goal ko talaga is makaabot ng 10,000 and hopefully higit pa doon balang araw. Hindi naman ako nagmamadali, basta darating tayo in God's perfect time sa ganong estado. Okay, so yun lang muna sa ngayon. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Nagustuhan niyo ba yung napanood niyo? Kung ganun, bakit hindi pa kayo nagsisubscribe? Mag-subscribe na at panood ng mga videos na i-share namin sa susunod. Or else, pupuntahan ko kayo sa bahay ninyo. Mwahaha!